Welcome to the continuation of the prosecution pillar, wherein ito yung mga nireport nyo, and I just want to clarify some things para matapos na tayo dito. Okay. So, we have the National Prosecution Service. So, the NPS, or what we call the National Prosecution Service, is also known as, or it was created by the virtue of PD 1275, okay, entitled for recognizing the prosecution staff of the Department of Justice and offices of the provincial city fiscals, regionalizing the prosecution service and creating national prosecution service. So yun ang law na nag-create ng ating NPS. If you could remember sa mga reports nyo, okay, isa sa mga comment ko is, actually, kung tutusin, madali lang ang report ng NPS, regional at saka provincial. Ang problema, pinahirapan nyo lang ang sarili nyo. Kasi specific na yan eh. Okay, iisang batas lang ang nag-create niyan. So, for example, kaya nga ako inuna yung National Prosecution Service eh. Kasi sila yung unang magpapakilala. Okay, after nilang napakilala ang National Prosecution Service, papasok na yung regional at saka provincial. So, ito kasi yung nagke-create ng parang buong national, or parang ito yung associations ng mismong ating mga prosecution. Kumbaga sa police, ito yung PNP. Sa prosecution naman, ito ang NPS nila. Ito yung pinaka-organization. Diba nga sa PNP, meron tayong mga regional, meron din tayong provincial, meron tayong municipal. Tama? So, ganun din sa prosecution. Yung pinaka-agency nila or department nila, tinatawag nating National Prosecution Service. So, the NPS is under the supervision and control of the DOJ. So, ang pinaka-head, ang tawag naman sa pinaka-head ng NPS is Prosecutor General. Dati, ang tawag doon as Chief State Prosecutor. Pero, by the virtue of what we called RA 10071, or RA 171, pinilitan nila yung Chief State Prosecutor to what we call Prosecutor General today. Yan ang pinaka-chief ng lahat ng prosecutor. So RA 10071 is also known as Prosecution Service Act of 2010. But if I ask you what law created the NPS, the only answer is the PD 1275. So Our present NPS for today is the present Prosecutor General for today is Mr. Benedicto A. Malcontento. So, it is most important function in CJS is to maintain and recognize the rule of law through speedy delivery of services, particularly in the investigation and prosecution of all crimes under the RPC, PDs, and other SPLs or special penal laws. So, yun ang organizational structure ng National Prosecution Service under RA 10071. Ayan. So, it was headed by the Prosecutor General. Tapos, yun na yan. So, papasok na yung regional, provincial, and city prosecution offices. Ayan. So, what are the general functions of those state prosecutor? Or yung tinatawag nating mga under ng NPS. So, they investigate administrative charges against fiscals and other prosecution officers. So, for example, may problema tayo or yung sinasampahan nating kaso or may administrative na cases itong mga kapwa nating fiscal or prosecutor sa kanila din. So, they conduct investigation and prosecution of all crimes. They prepare legal opinion. They review appeals for resolutions of the fiscals and other prosecuting officers in connection with criminal cases by them. So, papasok na tayo niyan. Again, saan nga under ang regional state prosecutor at provincial? Under sila ng tinatawag nating what? Oh, kakadiscuss ko lang. Anong under? Under sila ng regional and provincial. Under sila sa? Hello? Okay, uulitin ko ha. Makinig ng mabuti. Ang National Prosecution Service, ito yung pinaka-national na humahawak sa lahat ng prosecutor sa Pilipinas. So, kung may prosecutor kayo sa
sa city or municipal or anumang sa city of San Fernando, sa municipality of mga Florida, o Lubao, Guagua, ganyan, Makabebe, lahat yan, lahat ng prosecutor natin sa mga municipal, sa city, provincial, and regional, lahat yan under ng NPS or National Prosecution Service. Kaya nga, diba sabi ko sa inyo, hindi siya ganun kahirap i-report. Sabi ko nga sa inyo, ang NPS, ang katumbas niyan, parang siyang PNP. Ano ba ang PNP? Siya ang namamahala ng alin? Ano ang PNP? Siya ang namamahala sa lahat ng kapulisan. Regional man yan, sa region 3 man yan, provincial or municipal. So, ganun din ang NPS natin. Sila ang namamahala sa lahat ng prosecutor sa Pilipinas. Diba? Pangkalahatan man, regional man, provincial, municipal, or city man yan. Nagkakaintindihan tayo? Yes, ma'am. Nagkakaiba-iba lang ng function. Actually, ang dali lang niyang pagkaibahin ang function ng regional sa provincial and city. Kapag regional, therefore, ano yan? From the words region o regional state prosecutor, ano ang sakop niya? Ibig sabihin, kung region 3, region 3 lang. Diba? Ano ginagawa nila? Tignan mo. Ano ang specific function na tinatawag nating regional state prosecutor? Implement policies, plans, programs under the DOJ. For example, from the pinaka the very head of the NPS, bababayan. Bababayan sa ating regional. So, ganun din, ipapa-implement lang. Tignan nyo, investigation and prosecution of criminal cases in its region. Hindi naman niya pwedeng i-hear and try ang cases ng coming from the region 4, coming from the reader, ano, kung region 3 siya. Unless nililipat ang kaso. Diba? They exercise immediate administrative supervision over what? Dahil regional yan. So, ano yung mga under ng regional? Ito yung mga province. Ito yung mga city. Sa atin ba, anong region tayo? 3. Region 3. So, therefore, ang region 3, anong sakop niyang provinces? Ha? Anong sakop na provinces ng region 3? Pampanga. Pampanga. Aurora, Bataan. Diba? Zambales. So, lahat yan under kay regional state prosecutor. So, ano ginagawa niya? The regional state prosecutor exercise immediate administrative supervision under what? Over the provincial city prosecutors and other prosecuting offices of the presence of the or provinces cities comprised within its region. Naiintindihan niyo po niyan ako? Ha? Nagigets niyo yung gusto kong sabihin? Napakadali lang. Okay, napakadali lang nito, promise. Oh, they prosecute any case arising the region. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman niya pwedeng i-prosecute. For example, region 3 siya, pi-prosecute niya yung pang region 4. Hindi na yun kasama sa tinatawag nating jurisdiction. Ang jurisdiction, this is your power or authority to exercise your powers. Diba? Within its your limit, within its your territory. Ganun yun. So, kung ano lang ang jurisdiction nila, yun ang pwede nilang galawin. For example, ano ba yung sinasabi nating jurisdiction, ma'am? Oh, for example, ako, teacher nyo sa Klo 112. Tama ako? Teacher ko sa Klo 112. May teacher kayo sa LED. Meron, ma'am. Oh, tanong, pwede ko bang pakalaman yung LED nyo? Hindi po. Hindi. Po. Ang pwede ko lang pakalaman is Klo 112 kasi ako yung teacher nyo. So, yun ang tinatawag nating jurisdiction. Ang jurisdiction ko sa inyo is yung pagtuturo ko lang sa Klo 112. So, ganun din, i-apply natin yan dito sa NPS. Ano ang jurisdiction ng regional state prosecutor? Yung alin lang? Sa region lang. Sa region na lang po. So, sinong namamahala ng ano regional state ng prosecution under this region? Ibig sabihin, yung kung sino lang yung sa regional state prosecutor ng region 3. Ah, lahat ng under nun. Kaya napakadali lang niyang i-discuss eh. Hindi ko ba alam bakit yung pinahirapan ng mga sarili nyo? Oh, with respect to the regional office and offices of provincial city, provincial and city prosecutor within its region, the regional state prosecutor shall what? Anong gagawin niya? He can appoint such number of subordinate officers, kung sino man ang gusto niyang ilagay, and employees, as may be necessary and approved transfer of subordinate personnel within the jurisdiction of regional office. So, for example, meron kang i-hire, dadaan yan sa kanya, region yan eh. Oh, kanwari,
Gusto kong palitan yung provincial prosecutor ng Pampanga. Saan dadaan yan? Siyempre sa Region 3. Bago yan mapunta sa pinaka-state or head, sa region muna. Diba? They investigate administrative complaints against prosecutors within its region din. O, for example, nireklamo mo yung provincial prosecutor dyan sa Pampanga. Kanina mo muna ireklamo bago sa state? Sa region muna. Ganun lang siya, nak. Diba? Napakadali lang. So, they investigate administrative complaints against prosecutors and other prosecuting officers within its region and submit its recommendation saan? Bago kasi pumunta yan sa pinaka-head, sa kanila muna at magpapasa lang sila ng recommendation kay Secretary of Justice. Diba? Kasi ang ating NPS is under ng or under ng control ng DOJ. Nagagets nyo na po ba niyan? So, ganun lang. O, pati sa mga supply, sila din. So, they coordinate with regional offices of other departments. So, for example, under the DOJ or local governments and police units within its region. O, next. Specific duties and function of provincial and city prosecutors naman. So, bababa naman tayo. Dati ang region, for example, ang region 3, ang sakop niya is lahat ng, or siya yung namamahala within the provincial or city prosecutors natin. Ngayon, bababa tayo sa provincial and city prosecutors. Anong provincial natin dito? Pampanga. O, Pampanga. So, meron tayong current provincial prosecutor dito ng Pampanga. So, be the law officer of province or city, as the case may be, he shall be in charge of the prosecution of all crimes, misdemeanor, and violation of city or municipal ordinances in the courts such province or city. So, doon lang sa mismong Pampanga natin. For example, yung ating Pampanga provincial ngayon, prosecutor, ang pinakikailaman lang niya is yung mga len, municipalities and cities under ng Pampanga. Nagigets yun na po ba niyan? Ha? Ano ba kasi yung jurisdiction niya? Pampanga lang. So, therefore, ang kapangyarihan lang niya within the municipalities of the Pampanga. So, ganun din. Kung ano din yung trabaho ng, kung kanwari, ang region natin, regional state prosecutor natin, siya yung nag-hire ng mga provincial or cities. Sa mga provincial naman natin or provincial state prosecutor natin, sila din, sila naman din ang nag-hire din within the provincial. With recommendation lang kay regional state. Nagigets yun na siya, kaya nga siya may flow chart, 'di ba? Pababa. Oh, tignan mo. Investigate and call or cause to be investigated all charges of crimes, misdemeanors, and violations of penal laws and ordinances with their respective jurisdiction and have a necessary information or complaint prepared or made against the person accused in the conduct of such investigation. So, ito na talaga yung mga yung mga city prosecutor or municipal prosecutor. Sila na talaga kung saan ka nagpapasa ng kaso or sometimes yung mismong officer nagsasampa ng kaso. Oh. So they take an active part in gathering evidences. Kaya kasi 'di ba nagkakandak nga sila ng tinatawag nating preliminary investigation. They also assist the solicitors general. Oh, mamaya pag-usapan natin solicitors general. So 'yun ang ating NPS. So under ng NPS, nandoon ang regional state, nandoon ang provincial and city prosecutor. Nagigets yun na po ba niya ng NPS, the RSP, the provincial or city prosecutors? Yes, ma'am. Is everything clear to you? So, okay, let's continue. Let's go now with the Office of Solicitors General. If you could remember, sino nga ang kakampi ng Solicitors General? Sino ang kakampi? Government po. The government. So, the Office of Solicitors General as law office of the government of the Republic of the Philippines. So, performs a vital role in the program of the administration, particularly in handling of constitutional and other important litigations before the Supreme Court and other courts of tribunals. Ang sabi niya dito, it shall represent the government of the Philippines. So, therefore, whenever na there are cases against the Philippines or against the government,
government in the Philippines, sino ang magtatanggol kay Pilipinas sa gobyerno ng Pilipinas? Ito ang ating Office of Solicitors General. So, Office of Solicitors General was made through the virtue of PD 748 noong June 4, 1974. So, anong ginagawa niya? Shall represent the government in any litigations, proceeding, investigation, or matter requiring the services of a lawyer. So, our present Solicitors General today is Jose C. Kalida. Kalida, okay? The 48th Solicitors General of the Republic of the Philippines. So, appoint lang siya ni President Rodrigo Duterte noong July 2016. So, for example, corrupt, ganyan, or parang, kanwari, yung agency nire-reklamo nyo, o corrupt yung dole, corrupt yung ganto, sino magtatanggol sa kanila? Sinong tatayo as lawyer nila, yung ating Solicitor General, ganun. So, sino man ang kalaban ng Solicitors General? Ha? Ito yung mga sumbungan ng bayan talaga against the powerful officials. Ito ang tinatawag nating Office of the Ombudsman or yung Sandigan Bayan. So, the Ombudsman Act of 1989 is also known as RA 6770. So, the Ombudsman is also known as Tanod Bayan. Bakit? Kasi lahat ng kaso, for example, sinasampahan mo ng kaso yung oppressive official or officer, sa kanya kang magpapasok ng kaso. So, the Ombudsman and his deputies as protectors of the people shall act promptly on complaints filed in any form or manner against the officers or employees of the government. Any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations, and enforce their administrative, civil, and criminal liability in every case where the evidence warrants in order to promote efficient service by the government to the people. So, whenever na meron kang reklamo against the, for example, nagre-reklamo ka sa dole, ayan, merong officer doon na corrupt, kanino ka magsasumbong? Kay Ombudsman or Sandigan Bayan or yung Tanod Bayan na tinatawag natin. So, ang lawyer mo ngayon, ang Ombudsman. Ano naman, sino naman ang lawyer ng dole nun? Solicitors General. Solicitors General. Nagigets nyo na yan? Napakadali lang, di ba? Ha? Nagigets nyo po na ba yan? Yes, ma'am. Isa lang yung estudyante ko dito, si Basilio lang siguro. No? Lahat absent. Okay, next. So, the Ombudsman shall give priority to complaints filed against high-ranking government officials or those occupying supervisory positions, complaints involving grave offense, as well as the complaints involving large sums of money. So, the present Ombudsman now is Samuel Reyes Martirez. Hindi Martinez, ha? Samuel Reyes Martirez. Ito siya. Do you have any questions about Office of Solicitors General and the Ombudsman? Wala naman po, ma'am. Wala po. Okay, now let's go down with the last agency, which is the Public Attorney's Office. So, Public Attorney's Office was created under the Republic Act 9406. Para saan ang PAO? So, they provide what? Free legal counseling to the indigent people. So, for example, wala kang lawyer under ng ating RA 748, diba? Anong gagawin nga ng government kapag wala kang lawyer or your own counsel? Diba, you can choose your own counsel, preferably of your own choice. But if you don't have any capability to get one, anong gagawin ni government? Siya yung mag-provide or magbibigay. Ito yung mga PAO. Nag-guess yun na po ba niyan? Opo, ma'am. Okay. So, hindi naman agad-agad, okay? As we all know, yung PAO kasi, hindi naman agad parang ibinibigay yan kung sino man. Kapag mayaman ka, pag alam naman ng government na kaya mong kumuha ng sarili mong lawyer, therefore, papakuhanin ka nila. Pero pag nakita nila na indigent ka,
or tinatawag, pag sinabing si indigent, walang kakayahan or kabilang ka dun sa mga poor sector. So, paano nga natin malalaman na indigent ang isang tao? Kapag ang minimum monthly wage niya is kapag sa mga, tawag dito, yung mga... Sa Metro Manila po. Oh, sa Metro Manila, sa mga, ano, ilan, magkano? 14,000. Less than 14,000. Kapag sa mga provincial? Sa mga city po, 13,000. Ayun, 13,000. Yun kasi ang tinatawag nating indigency test. Diba? Nagkakaroon sila ng mga ganyan na parang indigency test muna bago sila pagbigyan ng services ng PAO. Sino nga ang present chief public attorney natin or pinaka-head ng PAO? Ito, yung laging bida sa TV. Idol ko to eh. Sino? Si Honorable Percy David Rueda Acosta. Ma'am, yung sa TV5 no, ma'am? Yes. Kasi, di ba, almost lahat naman ng... If I'm not mistaken, saan ba siya nakikita sa TV5? Doon sa may face-to-face ba? Face-to-face. Mga chismosa kayo, ah. Chismoso. De, dapat lang ang mga cream chismosa, chismosa sa mga issues ng panlipunan. Okay, tama lang yan. So, yun. Siya yun. Kasi nga, di ba, yung mga naman nagre-reklamo sa face-to-face is, ano talaga, yung mga away ng mga... Away mag-asap. O, oh, hindi. Almost away ng mga public talaga na minsan hindi na dinadaan sa private lawyer. So, sila ang mag-aayos. O, for example, kayong may kakilala kayo na mahirap lang, tapos merong kaso, sigurado bibigyan siya ng attorney under ng PAO. Okay na tayo niyan with the different agencies. Oh, let's go now with the preliminary investigation process. So, how can we conduct this what we call preliminary investigation process? As we all know, preliminary investigation is required when the penalty is at least what? Is at least 4 years, 2 months, and 1 day. Wag nyo kakalimutan yung word na at least 4 years, 2 months, and 1 day. So, no complaint or information for an offense cognizable by the RTC shall be filed without preliminary investigation having first conducted in the following manner. So, walang mga kaso. Ano nga yung mga cases na tinatanggap ni Regional Trial Court? What are the cases involved under the Regional Trial Court? Kapag ang penalty ay ilan? Diba we have MTC, we have RTC. Tama po ba? Hello? Diba we have MTC, we have RTC. Kapag MTC or Municipal Trial Court, ano ang mga kasong ninihear niya? Yung mga may penalty na 6 years and... Below. Kapag naman RTC, 'di ba? Ano yung mga cases na hinihiya niya? Kapag ang kaso ay above 6 years na ang penalty. So sinasabi dito, walang kaso na didinggin ng RTC or what no, there will be no cases to be heard and tried under the Regional Trial Court unless lahat ng kasong 'yon eh dadaan muna sa tinatawag nating preliminary investigation. Why? Because preliminary investigation is required when the penalty of a case is at least 4 years, 2 months and 1 day penalty. So therefore, automatically, lahat ng ipapasok mong kaso under ng RTC, since above 6 years yan, kailangan meron munang preliminary investigation. So the complaint shall have known the facts, the address of the respondent, and be accompanied by the affidavits of complainant and his witnesses as well as other supporting documents. So for example, si Jose. And for example, si Jose. Nagko-complete siya kay Wally. So, ang gagawin muna ni Jose, for example, ang sinasampan niyang kaso is murder, for example lang naman, ha? So, kunwari, pinatay ni Wally yung kapatid ni Jose, na si Paulo. So, ang gagawin ni Jose, okay, magsasampa siya ng kaso sa police. Anong gagawin ni police? Saan niya dadalhin yung kaso niya? Saan dadalhin ni police? O, nagsampa ng complaint itong si Jose. Anong gagawin ni police? Kanino niya isasampa yun? Saan niya lalagay? RTC. Bago kay RTC. Prosecutor muna. Kay prosecutor muna. Diba? Kay prosecutor muna.
Nag-skip kayo eh. Ito nga yung criminal justice system. Kaya nga sabi, 5 pillars yan, di ba? Walang lumalaktaw. So, ano mangyari? Ano gagawin ni police? Automatically, isasubmit niya yung complaint kanino kay prosecutor. Kapag nakita ni prosecutor, ah, okay, murder. Anong gagawin niya? Automatically, magkakandak yan ng preliminary investigation. So, ano yung mga steps na gagawin ni prosecutor niya? So, yan. Ano gagawin niya? The complaint shall have the known facts address of the respondent and be accompanied by affidavits of the complainant and his witnesses as well as other supporting documents in such number of copies as there are respondents plus 2 copies of the official file. So the said affidavit shall be sworn to and before any prosecutor or government of official authorized to administer oath in their absence or unavailability, a notary public who must certify he had personally examined the affidavits. So, mangyayari niya, yung complaint ng ating si Jose sa police, dadalhin niya ni police kay prosecutor. So, ang gagawin ni prosecutor niyan, babasahin niya yung complaint or yung sinumpang salaysay, gagawing affidavit. So, aalamin din niya kung saan nakatira yung kanyang iniimbestigahan or yung gustong alamin or bibigyan sana ng questions about the so what happened. So, ang gagawin niya, he will furnish 2 copies of that complaint. So, he will rest assured na lahat yun binasa niya at yun ang mga facts na sinabi ng mga complainant. So, nagagawin niya. So, plus 2 copies file, the official file. So, ipo-photocopy niya yan. After nun, ano gagawin niya? Within 10 days after filing the complaint, okay? Within 10 days, yes, Galvez, you're raising your hand. Okay. Within 10 days after filing the complaint, the investigating officer shall either dismiss the same if he finds no ground to continue with the inquiry. So, for example, si Jose, nandun na nga yung complaint niya na kay prosecutor niya. So, within 10 days, for example, ngayon, March 23 ngayon, so merong 10 days itong si prosecutor. Pag sinabi nating within 10 days, ibig sabihin, yan ang pinaka-maximum na matatapos dapat basahin ni prosecutor yan is after ng, or before matapos, or pinakasaktong 10 days lang. So within 10 days, yun ang pinaka-time limit niya. Kailangan hanapin niya or alamin niya doon sa complaint if there is a probable cause. So, pag nakita niya na parang hula-hula lang naman yan, yung panghihinala nila ganyan na si Wally nga ang pumatay dun sa kapatid niya, therefore, merong authority itong si prosecutor to dismiss na agad-agad, hindi na siya magkakandak ng preliminary investigation. Kaya nga sabi niya, if the investigating officer, okay, shall either dismiss the same if he finds no grounds or no probable cause to continue with the inquiry. Ano yung inquiry na tinatawag nito? Yung preliminary investigation. Or sometimes, pag nakita niya, ah, okay, ito, may ebidensya talaga. Or parang, ito talaga yung reason niya kung bakit kahina-hinala itong si Wally. Sabi niya, anong gagawin niya? He will issue a subpoena. So, within that 10 days na nasa kanya yung complaint copy ng isang nagre-reklamo, dalawa ang possibility yung mangyari. Pwedeng i-dismiss niya yan or mag-i-issue siya ng subpoena. Kapag natuloy, nakita niya may probable cause, anong gagawin niya? Mag-i-issue siya ng subpoena. Anong gagawin niya yan? Within 10 days from that receipt thereof, the respondent shall submit counter affidavits and other supporting documents. He shall have the right to examine all other evidences submitted by the complainant. So, anong gagawin niya? So, within 10 days, for example, March 23 ngayon. Within 10 days. Hanggang kailan kaya yung ano niya? Yung hanggang kailan pwedeng mag-isip it or pag-aralan ni prosecutor yung kaso nun? For example, March 23 ngayon. April 2, ma'am. Hanggang April 2. So, hanggang April 2, bigyan mo ng time na mag-isip itong si prosecutor whether, anong gagawin niya? I-dismiss or mag? Nasubuyan ako. Magpapasa ng subpoena. Okay. O, for example, ano ngayon? March 23. March 25. Yan. March 25, nakita ni si prosecutor natin na si Maine Mendoza, nakita niya na, okay, there's a probable cause, iko-continue ko. Ang gagawin niya, anong i-release niya pag nakita niya there's a reason to continue? Subpoena po, ma'am. Subpoena. So, anong gagawin niya? Isasubpoena niya kung sino man ang nasasaktal doon. Sino bang nasasaktal doon?
Anong tawag nga sa tao kapag napunta na sa prosecutor? What? Suspect. Hmm? Suspect ba? Ang suspect sa police officer. Kapag sa prosecution na, anong tawag? Accused. Accused. Ang accused sa korte. Nanguhula kayo eh. O anong tawag kapag sa prosecution? Respondent. Respondent. So, sino respondent natin? Si? Wally po. Si Wally. So, anong gagawin niya? So, si Prosecutor Main, ang gagawin niya, mag-i-issue siya ng subpoena kay respondent na si Wally. Itong si Wally, ilang days meron siya? So, within 10 days from that receipt, okay, the respondent shall submit counter-affidavits. Ma'am, bakit counter-affidavits? Ito yung alibi. Diba? Or parang, for example, oh, ito yung reklamo sa'yo ni Jose. Ang gagawin kasi ni prosecutor nun, bibigyan niya ng copy ng affidavits or reklamo or kung ano man ang sinasampan na kaso sa kanya ni Jose. So, ang gagawin nun, oh, ito yung subpoena mo. Kasi ito yung kaso binibigay ni Jose. Ito yung mga evidences na sinabit niya. Kailangan malaman ni Wally yan. So, within that 10 days, kailangan magsubmit ng counter affidavit itong si respondent natin. Sinungaling yung respondent natin? Si? Wally. Yan. Kailangan sabihin niya is either aamin siya or is either magbibigay siya ng alibi. Ano ba yung nangyari sa kanya within that day? So that is counter affidavit. Oh. He shall have the right to examine all other evidences submitted by the complaint. Kaya nga, di ba, ilang copies ang ginagawa nila? Kailangan meron pang additional 2 file copies. So such counter affidavits and other supporting evidences submitted by the respondent shall all be sworn and is certified and copies thereof shall be furnished by him to the complainant. So, anong gagawin? Magpapasa din ng counter affidavit itong si respondent within 10 days. So, for example, March 25, nagbigay na ng subpoena itong si Prosecutor Main. Ilang days meron nga si respondent? 10 days po. Meron siyang 10 days para mag-reply doon sa binigay na reklamo ni... Sino nagbigay nun? Ni... Prosecutor. Nagigets nyo ba niyan? Can you now understand the flow? Opo, ma'am. Okay, kasi kailangan nyo yan i-memorize dahil yan ang activity nyo. So, if the respondent cannot be subpoenaed, what if wala siya? Diba? Or if subpoenaed, did not submit counter affidavit within 10 days period, the investigating officer shall base his resolution on the evidence presented by the complainant. So, for example, yung sinasubpina mo wala sa Pilipinas or sometimes naman hindi nag-reply or hindi ka nakakuha ng reply or counter affidavit. Anong gagawin ni prosecutor? Si prosecutor, okay, ang ibibase na lang niya or yung kanyang resolution within that complaint na binigay niya or binigay ng ating nagre-reklamo or complainant. So, yung affidavit nun, doon na lang siyang magbabase. Total, hindi nag-submit ng counter affidavit itong si respondent. Ilang days? Within 10 days that. So, if the investigating officers believe that there are matters to be clarified, he may set a hearing, so profound clarificatory questions to the parties of their witnesses, during which the parties shall afforded an opportunity to be presented but without the right to examine or cross-examine. So, if the parties so desire, they may submit questions to the investigating officer or witnesses concerned. For example, nag-submit ng, meron nga siyang copy ng affidavit, tsaka counter-affidavit itong si prosecutor. Oh, kanwari, nalalabuan siya or parang gusto lang i-clarify ni prosecutor yung mga sinabmit nilang affidavit and counter affidavit. Ito ang gagawin ni prosecutor. Meron siyang kakayahan na mag-conduct na parang hearing or papatawag niyang pareho yung dalawang parties just to clarify things. Pero bawal i-cross-examine. Kasi ang cross-examination ng mga yan nadadanap pa lang sa mismong trial natin. So, kung ano lang sinabmit nilang evidences, yun na yun. Bawal mong questionin or magkaroon ng cross-examination within 2 parties. Next. Okay. Thereafter, the investigation shall be deemed concluded and the investigating officer shall resolve the case within 10 days therefrom.
from. So, upon the evidences thus adduced, the investigating officer shall determine whether or not there is sufficient ground to hold the respondent for trial. So, nakita nyo? How many days total kung tutusin or ilang, gano'n siya katagal? Kung titingnan nyo, na kailang tagal dapat siya? Almost 1 month, ma'am. Almost 1 month, ba? Diba? Or 30 days. Kasi, ba? Diba, pibigay sa kanya, meron siyang 10 days para mag-decide. After nun, magsasubmit siya ng yung copy ng complainant, ibibigay niya kay respondent. Within 10 days, kailangan niyang maghintay ng reply na counter affidavit. So, there are sentences na instances na hindi magre-reply itong sa respondent, ba? Diba? Anong gagawin niya? Automatically, gagawa na siya ng resolution. So, for example naman, nag-submit naman ng counter affidavit within 10 days itong si respondent. Therefore, kailangan tingnan niya both parties, yung affidavit at saka counter affidavit. So, for example, there are clarifications na gusto niyang linawin. Pwede niyang ipatawag both parties para lang liwanagin kung ano yung mga binigay nilang ebidensya at yung mga complaint nila or yung mismong counter affidavit ng respondent. So, after that, na nakita niya, ilang days meron siya para mag-decide, another 10 days. Nagagets yun na po ba niyan? Ha? So, within 10 days therefrom, diba, shall the officer or the prosecutor shall what? Shall determine whether or not there's sufficient ground to hold the respondent for trial. Dito na yung time na gagawa siya ng resolution. Nagagets yun na po ba niyan? Ha? Naintindihan nyo na yung process. So, walang definite days kung ilan or gaano kabilis matatapos yung mga yan. Walang definite days. Okay? Pero, pinaka-maximum na ang isang buwan. Pero, there are instances dahil madaming kaso ngayon, tumatagal pa yan sa piskal. So, what are the duties of the investigating prosecutor? If the investigating prosecutor find cause to hold the respondent for trial, he should prepare what we call resolution. Ilang days nga niya pinaprepare dapat yung resolution or to come up with resolution? Within 10 days. Oh, he shall certify under oath that he or as shown by the record, an authorized officer has personally examined the complainant and his witnesses. Yun na nga yung na-receive niyang affidavit and counter affidavit. So, if naman nakita niya na there were, tignan no, if the complaint of the end of the evidence submitted against him, he was given opportunity to submit controverting evidence or yung tinatawag nating counter affidavit. Otherwise, he shall recommend dismissal of the complaint. Di ba nga, merong instances na kapag igab lang kay prosecutor, kapag nakita niya na within that 10 days, di ba kapag binigay ni police kay prosecutor yung kaso, merong 10 days itong si prosecutor para examine yung complaint na binigay sa kanya ni police. Kapag nakita niya na there is no sufficient ground or parang hula-hula lang naman yung complaint na to, agad-agad pwede na niyang dismiss. In either case, he shall forward the records of the case to the provincial or city prosecutor or chief state prosecutor within 5 days from his resolution. So, from that 10 days, diba? Within that 10 days, kailangan niyang matapos yung resolution niya. Pag natapos na niya yung resolution na yan, kailangan ipapasa niya yung resolution na yan within that 5 days. Kanino? Kay provincial or city prosecutor or chief state prosecutor. For example, yung piskal mo na kay municipal lang. Isasubmit niya yan kay provincial within 5 days. So, anong gagawin? So, the latter shall take appropriate action thereon within 10 days from receipt thereof, immediately informing dismissal of the complaint. Or sometimes, start na ng ating pagpasa sa korte. Sino yung tinatawag, sino mag-aka pa ng 10 days, ma'am? Kung kanino niya pinasa, kanino yan? Kay provincial, city prosecutor, or chief state prosecutor. Kasi wala na sa kanya yun eh, di ba? Gumawa siya ng resolution. Within 10 days, gumawa siya ng resolution. After yung natapos yung resolution niya, okay, ipapasa niya yung resolution niya, kanino? Kay provincial, city prosecutor, or chief state prosecutor. Itong si chief state prosecutor, provincial, or city prosecutor, meron siyang 10 days para mag-reply doon sa sinabmit na resolution ni municipal prosecutor or yung prosecutor or the investigating officer of that case.
Naiintindihan niyo po ba niyan? Ha? Nagigets po ba? Hello? Opo, ma'am. Ulitin ko, ha? Last na lang. Ulitin ko. Game. Si Jose, nagsampa ng kaso or nagreklamo kay police. Saan pupunta si police? Prosecutor. Okay, prosecutor. Prosecutor. So, si prosecutor, nung gagawin niya, i-examine niya yung binigay na complaint ni police within? 10 days. So, di ba may dalawang... 10 days. May dalawang pwedeng mangyari within that 10 days. It's either... Dismiss. Or magsasabpi na siya. Sabihin na nating dismiss. Kapag dismiss, anong gagawin? Meron siyang alit another 10 days para gumawa ng? Or yung mismong 10 days, ito na yung tinatawag nating paggawa niya ng? Kunwari, dismiss muna. Resolution. 'Di ba? Dismiss na niya eh kasi doon pa lang sa una nakita niyang mali yung complaint. So gagawa siya ng resolution. After niyang nagawa yung resolution within that 10 days na yon nung ini-examine niya yung mismong complaint. Kanino niya ipapasa? Provincial. Kay provincial, city prosecutor or chief state prosecutor. Ilang days merong magpasa itong si prosecutor or investigating officer? Meron siyang 5 days. Merong 5 days para tingnan niya. Okay. Tapos, kunwari, napasa na kay city prosecutor or provincial prosecutor. Ilang days meron si provincial, city, or chief state prosecutor to act upon that resolution of that investigating officer? Ilang days? 10. Meron silang 10 days para i-examine yung dismissal of the complaint na ginawa nung prosecutor. Nag-guess na po ba niyan? Okay. What if... Diba, sabi nga natin, dalawang pwedeng mangyari dun sa 10 days na pag-i-examine ni prosecutor. It's either dismissal, tapos na tayo sa discussion na dismissal. Ano nga yung isa? Sabina. Sino yung sasabina niya? Sino yung sasabina niya? Respondent po, ma'am. Yung respondent. Okay. Ilang days? Ilang days meron si respondent? 10 days. So, ang ano nga yung ipapasa ni respondent? Counter affidavit. Kasi ang binibigay na sa kanya ni prosecutor is yung copy ng complaint na binigay ni complainant. Diba? Ang gagawin niya, isasabpina niya. Together, that sabpina is the copy of the complaint submitted by the complainant or yung affidavit. So, anong gagawin niya? Merong 10 days itong si respondent para mag-reply ng counter affidavit. What if, ma'am, hindi nag-reply ng counter affidavit itong si respondent? Anong gagawin ni prosecutor? Dismiss. Gagawa siya ng resolution ulit. Kaso, anong pagbabasihan lang niya yan? Yung affidavit na binigay ni complainant. Diba? Kasi hindi siya nag-submit ng counter affidavit eh. Naiintindihan. So, same process. Anong gagawin ni prosecutor nun? Within 5 days, gagawa siya ng resolution. Or within that 10 days, gagawa ng resolution si prosecutor. Tapos, within 5 days, ipapasa niya yung resolution kay provincial city prosecutor or chief state prosecutor. And then, after that, meron na namang 10 days para mag-act upon or mag-decision itong si provincial city or chief state prosecutor. Nag-guess po ba niyan? So, basta kapag gagawa na ng action or resolution itong si prosecutor or investigating officer, kailangan merong ganyan lagi na 5 days from that resolution, 10 days from receive. Ganon. Naiintindihan na niyan. O what if nag-reply? O nag-reply ng captor after we did si respondent, anong gagawin ni prosecutor niyan? Another 10 days po para pag-aralan. Another 10 days para pag-aralan niya yung affidavit at saka counter affidavit nitong si respondent. Kung nakita niyang may conflict. Papatawag po siya ng papatawag ng hearing, ma'am. Pwede siyang magpatawag ng hearing. Tanong, pwede bang mag-cross examination? Hindi po. Hindi, kasi yun pwede hindi lang po sa trial. O after na, nagawa na niya yung pinaka resolution niya, anong gagawin niya ulit? Another 10 days. Ay! Meron siyang?
5 days, para ipasa ulit yung resolution niya. Tapos, anong gagawin ng mga sa taas niya? Meron na namang 10 days yung mga city, provincial, or chief state prosecutor to act upon this resolution niya. Naiintindihan na niyan. Opo, ma'am. Kadali lang, di ba? Yes, napakadaling aralin. Kung ganun yan, ganyan yan lang siya. Di ba? Ganun lang siya. Ganun lang ang proseso ng ating preliminary investigation process. Okay. Nag-gets na yan ng ating preliminary investigation. Now, pupunta na tayo kay inquest investigation process. Meron pa bang nalilito sa preliminary investigation? Madali lang ang proseso niya. Kasi gagawin nyo yan ng as, gawa kayo ng flowchart. Okay? So, buta na tayo pinaka-last kay inquest investigation process. So, instances when preliminary investigation is not required to be conducted, even if the crime is one that requires preliminary investigation. Kailan ba ginagawa sa inquest? When there is warrantless arrest. So, when the offender was arrested without a warrant, what are the three circumstances under warrantless arrest? Ha? Ano nga yung mga circumstances under warrantless arrest? Oh. Number one is, kailan ka pwedeng mag-arrest ng walang warrant? Diba, generally, we cannot conduct arrest without warrant of arrest. Cut off the gun po. Number one is cutting the gun. Number two is hot pursuit. The doctrine of hot pursuit. And then the last one is escape from jail. So when the offender was arrested without a warrant, an inquest investigation will be conducted by inquest investigator. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Automatically, kapag ang tao na aresto ng walang warrant of arrest, therefore, automatically magkakandak sila ng inquest investigation. There is no need to conduct preliminary investigation unless, okay, the person arrested asks for the preliminary investigation. However, before the same can be done, he must sign a waiver under the Article 125 of the Revised Penal Code. Ano ba yung Article 125 na sinasabi mo, ma'am? Yung Article 125, ito yung kinukwento ko sa inyo na merong reglementary period. Can you still remember yung 12 hours, 18 hours, and 36 hours? Ha? Ito, oh. 12 hours for light offenses, 18 hours for less grave offenses, and 36 hours for grave offenses. Ito yung mga oras kung saan ilang ganto katagal nila dapat ikakandak yung inquest investigation or to prove na legal ang pagkakuha or pagka-arrest nila sa inyo. Unless, pwede ka nilang i-release. Or pag hindi ka nila ni-release, pwede mo silang sampahan ng kaso. So, what is inquest? Inquest shall refer to informal and summary investigation since nga nahuli sila without warrant of arrest. Conducted by the public prosecutor in criminal cases involving persons arrested and detained without the benefit of a warrant issued by the court for the purpose of determining whether or not the said person should remain under their custody and correspondingly charged in court. So, upon the receipt of the inquest officer, inquest prosecutor from the law enforcement authorities, the complaint referral documents which includes what? The affidavit of arrest, investigation report, and the statements of complainants and witnesses and other evidences supported by the cases. So, the inquest prosecutor shall determine whether the matter is just a proper inquest case or the arrest is made legal in accordance with the Section 5 Rule 113 of 1985 Rules of Court. So, di ba meron tayong methods of arrest or yung mga procedures on how to conduct arrest. So, yun ang unang i-determine ni inquest, yung inquest prosecutor. So, nahuli po siya, sir. For example, ulit, si Wally, warrantless arrest. Okay, warrantless arrest siya. Ngayon, magkakandak sila ng inquest investigation. So, ang mangyayari niyan,
pabasahin ni inquest or ni prosecuting officer or investigating officer lahat ng complaint, investigation report, and affidavit of arrest na gumawa ng arrest sa kanya. Or yung, kung sino man ang humuli kay Wally. Para meron siyang prior knowledge or prior information, bakit nga ba nahuli yung taong to? Pangalawa, ang aalamin ni prosecutor, inquest prosecutor, whether it is legal ba ang pagkahuli or legal ba ang tawag dito, pagka-arrest kay Wally or dun sa ating respondent. So if the inquest prosecutors find that the arrest made by the police without warrant is not a proper, for example, hinuli niya. For example, may police officer, ang police officer naman natin si Paulo. Eh, ang pagkahuli pala kay Wally, binugbog muna bago hinuli. Anong gagawin ni inquest prosecutor? So, he will recommend na i-release muna ang detained arrested person na yan. Unang-una, mas malaki ang kaso mo as a police officer. Bakit? Hinuli mo siya ng mali. Note down the disposition of the referral document and prepare brief memorandum indicating results of the actions taken. Also, forward the same together the records of the case to the CITR provincial prosecutor for appropriate action. Okay. So, if the inquest prosecutor finds that the arrest made by the police without the warrant is proper, kapag nakita ni inquest prosecutor, okay, tama naman pala yung pagkahuli niya kahit wala siyang warrant of arrest. So, therefore, doon na the inquest prosecutor shall start the preliminary investigation. Pero sometimes, okay? Okay? For sometimes, sometimes the preliminary investigation will last for 15 days upon its inception. Therefore, the prosecutor must be able to comply the following. So, anong gagawin niya? Ano po ba ibig sabihin nito, ma'am? Yung 15 days upon its inception. The moment na nahuli siya. Kasi, tignan nyo ha. Kapag ba may preliminary investigation, ma'am, nahuli na yung tao or hindi? Katanungin ko kayo. Kapag ba nagkakandak tayo ng preliminary investigation, nahuli na yung tao or hindi? I will ask you. If you are conducting preliminary investigation, hindi po, ma'am. Hindi pa. Kasi hindi nga, diba, nagsasabpina nga tayo. Naalala nyo? Ha? Diba nagkakandak tayo ng subpoena? Ano ba yung subpoena? Ang subpoena, pinapatawag mo. Or gusto mo mag-reply siya or magpakita siya sa'yo. Yun ang subpoena. Therefore, wala kang custody sa kanya. Therefore, hindi mo hawak yung tao na yun kasi nga nag-subpoena ka pa. Ngayon, kapag naman inquest investigation, kailan nga kinakandak ang inquest investigation? Kapag walang warrant of arrest. Therefore, anong nangyari dun sa taong yun? Hawak mo or hindi mo hawak? Hawak. Nasa custody din ng police, 'di ba? So therefore, naka-detain na yung taong 'yan. Detainee ang tawag natin sa mga taong nahuli, okay? Without warrant of arrest, tapos naka-lock up jail sila. So kapag, for example, on March 22 ngayon or March 23, nahuli siya, okay? Ang mangyayari niyan, okay, automatically kailangan mag-conduct ng inquest investigation. Ano ba ang purpose ng inquest investigation? Anong purpose ng inquest investigation? This is the summary hearing. Whether yung pagkakandak ng arrest sa kanya is proper ba or hindi. Or kung pwede mo siyang i-detain dyan ng matagal or hindi. So sabi niya, since the preliminary investigation will last for 15 days upon its inception, for example, March 23 siya nahuli, therefore kailangan within that 15 days, magawa mo na yung preliminary investigation habang nasa loob siya ng lock-up jail. So anong mangyayari nun? Magkakandak ng waiver itong si prosecutor if he wants to conduct a preliminary investigation. Why? Kasi under Article 125 of the Revised Penal Code, if you were arrested by the virtue of warrantless arrest, you have, or the police officer have this one, the 12 hours, 18 hours, and 36 hours to prove that you were arrested because of the following details. Or legal or valid. Yan ang oras nyo. Kaya kayo, kapag hinuli kayo ng walang warrant of arrest, tandaan nyo yung 12 hours, 18 hours, and 36 hours. Kasi kapag hindi nyo sila, or hindi kanila pinakawalan within doubt hours, 12, 18, and 36 hours, pwede mong sampahan ng kaso ang mga police. Anong isasampo namin sa kanila, ma'am? Arbitrary detention. Nagkakaintindihan tayo? Kumari, may barkada kayo. Mambigla na lang siyang hinuli, pinaghihinalaan sa drugs.
Nakaupo lang siya doon, ma'am. Tambay lang siya doon. Tapos bigla siyang hinuli, ma'am. Ngayon, ma'am, 4 days na, hindi pa siya pinapakawalan. Tapos wala namang mapakita itong si officer na legal or bakit, or wala siyang mapakitang ebidensya kung bakit siya nakastay doon. Alam niyo, nung minsan ang problema sa mga mahirap or yung mga, alam natin na wala namang talagang kasalanan pero nadadamay sila. Kasi wala silang alam sa batas. Tama, mali? Tama po. Kasi ang nangyayari, nawawalan ng boto. Oh, ang nangyayari kasi hindi nila alam. So minsan pinapapirma, o pirmahan mo to. Alam mo ba na huwag ka dapat agad-agad pipirma kasi baka ang pinapapirma nila sa iyo waiver. Ano yung waiver na yon? Na pwede kang magstay doon ng 15 days kahit hindi pa nila napapatunayan kung legal ba ang pagkakulong nila sa iyo or hindi. 'Di ba? Pero alam niyo kung wala kayong pinipirmahan doon? Alam mo yung batas, kaya kayo, dapat alam niyo yung mga to para na kung kanwari, kayo man ay ma-involve sa isang kaso na pinaghihinalaan na lang kayo. Sir, sabi niyo, kung ang kaso ko is grave offense, sabi niyo, meron lang po kayong 18 hours para patunayan na legal ang pagka-aresto niyo sa akin. Kasi kung hindi po legal ang pagka-aresto niyo sa akin, pwede ko po kayong sampahan ng kaso ng alin? No ngayon? Arbitrary detention. Awa. Nagigets niyo po ba niyan? Diba? Ito oh. Ano ba kasi yon, ma'am? Bawal kasi talaga siyang tumagal doon ng 36 hours. So, bakit ganun, ma'am? Yung kaibigan ko, tumagal siya ng 15 days. Kasi sigurado, pinapirma na yan ng waiver. The waiver of the respondent waiving the provision of Article 125 or the reglementary period hours. Ito. Yan. So, ibig sabihin, kahit mag-stay siya ng matagal doon sa lock-up jail, hindi mo siya mapapalabas since pumirma siya doon. So, the inquest prosecutor will then forward the case to the city or provincial prosecutor for preliminary investigation. So, therefore, magkakandak ng preliminary investigation itong si inquest prosecutor sa loob ng kulungan. So, nagkakandak siya ng preliminary investigation doon sa loob ng kulungan. So, if the arrested person will not execute a waiver, anong gagawin niya? The provisions of Article 125, the prosecutor shall proceed the inquest by examining supporting evidence as presented. So, meron nga silang 12 hours, 18 hours, and 36 hours para alin? I-release ka. Kasi kung hindi, kailangan talaga i-release ka nila. Kung hindi, sasampahan mo sila ng kaso. If the inquest fiscals finds that there is a probable cause, he shall recommend the filing of a responding complaint or information in the court, indicating that the offense committed and the amount of bail recommended if the offense committed is bailable. Lahat naman tayo, we have the right to bail. Depende sa kaso. Okay? If the penalty of the case is reclusion perpetua and the evidence of guilt is strong, therefore, hindi ka pwedeng mag-bail. Pero most of the cases in MTC, okay, it is a matter of right na mag-bail ka. So if the arrested person may apply for bail even if preliminary investigation is not yet terminated at the court. After the inquest prosecutor has conducted the preliminary investigation, he will forward the records of the case in the city or provincial prosecutor for appropriate action. Ito na yung resolution niya ng within 5 days kailangan niyang ipasa. So, the information should contain a certification filing prosecutor that he is filing the case in approval with the city provincial prosecutor. If during preliminary investigation, the inquest prosecutor finds no prima facie evidence, he shall accomplish the following. Ito, 12 hours for light offense, 18 hours for less grave offenses, and 36 hours for grave offenses. Kapag ang kaso mo slightly na theft lang, ganyan, sabihin natin light offenses lang, meron silang 12 hours para i-conduct yung tinatawag nating inquest investigation. So, therefore, kapag napatunayan nila na kailangan kang i-detain, madedetain ka. Kapag pag hindi nila napatunayan within 12 hours, for example, 8 a.m. ngayon, hanggang 8 p.m., hindi nila natapos yan, kailangan pakawalan ka nila. Nagigets nyo po ba niyan to? Nagigets ba yung inquest? Ha? O kailangan ko pang i-rediscuss sa inyo? Tingnan nyo. The inquest proceeding will terminate within the period prescribed by the law on the following hours. 12, 18, and 36 hours. Kailangan kasi matapos nila yan.
For example, ang kaso sa'yo, murder. Pwede nating sabihin na grave offense yan. So therefore, meron silang 36 hours para i-detain ka. If within 36 hours, hindi nila napatunayan na legal ang pagka-arrest sa'yo, okay? Or wala silang appropriate evidence, therefore, kailangan ka nilang i-release within 36 hours. Pero kung tatanga-tanga ka, bigla ka nilang pinapirma ng waiver, therefore, tatagal ka ng 36 hours. Kasi, ang gagawin nila noon, imbes na inquest investigation ang ipaprocess nila sa'yo, ang ipaprocess na, sila, na nila sa inyo is yung tinatawag nating preliminary investigation. Naiintindihan po ba? Hello? Yes, ma'am. Opo, ma'am. So, some of the reason or dismissal of some criminal cases, madalas insufficient evidence, witness problem, and due process problem. So, insufficient evidence, the results of failure to find sufficient physical evidence. Kaya doon, madidismiss na ang kaso. Wala pa man, di pa man nasasampas sa korte. Sometimes naman, witness problem, walang magpapatunay. Or, when a witness fails to appear or gives unclear or inconsistent statements. Or, nagpakita nga siya, pero mali-mali naman yung mga statement niya. Reluctant to testify. Therefore, madidismiss ang kaso kay prosecutor pa lang. And ito, madalas, due process problem, which is ito naman ang panlaban nyo. Kapag mali talaga ang pagkaproseso sa inyo, sa loob ng kulungan, kung paano nila kayo inaresto, pwede mo silang sampahan ng kaso. Di ba nga, dalawa ang division ng ating criminal law? What are the two divisions of criminal law? The substantive law and procedural law. Substantive law defines the element what type of crime you have been committed. Or how will you, tawag dito? These are the elements on how you will conduct a crime. Or paano masabi yung mga actions mo are the elements of crime. That is a substantive law. Under naman ng isa yung tinatawag nating procedural law, ito yung mga proseso na alin. Kung tama ba ang pag-conduct nila ng arrest sa'yo, pag-detain sa'yo, at yung mga questioning nila sa'yo under ng custody. Ito yung tinitingnan mo or we observe the due process of law or yung procedural na yon. Kung tama ba ang pagka-aresto sa'yo? Kung hindi, hindi ka sinabihan ng RA 7438, pwede mong isampa ng kaso yan. Madaming mga kaso na didismiss na ang sinasabi lang nila, di ko nga po alam yung RA 7438 eh. Di naman po ako sinabihan na meron pala akong karapatang manahimik, meron pala akong karapatang ganito na magkaroon ng sariling counsel. Yan, no? The due process problems that involves violations of the constitutional requirement for seizing evidence or sometimes for the questioning of the accused. Nagigets po ba niyan? Hello? Yes, ma'am. Okay na niyan tayo with the inquest and preliminary investigation. Ano nga ang purpose ng inquest? What is the purpose of the inquest investigation? Sa mga na-arrest ng walang warrant of arrest. To determine whether the arrest made by the police officer is legal or valid. Naintindihan? Yun ang pinaka-purpose ng inquest investigation. To determine whether the arrest made by the police officer is legal or valid. Ilang oras meron sila kapag nagkakandak ng inquest? 12, 18, and 36 hours. Depende sa offenses. Kapag light, 12. Kapag less grave, 18. Kapag grave offenses, 36 hours. So, meron po bang chances na tumagal yung inquest, ma'am? Magiging siyang preliminary investigation? Yes. If, alin, pumirma itong si suspect ng waiver. Magkakandak siya ng preliminary investigation nun. Ano nga ang pwedeng isampas sa ng kaso sa mga polis kapag hindi nila patunayan? Arbitrary detention. For example, oh, light offense lang naman yan. Tapos, ma'am, 8 o'clock nila ako inuli. 12 a.m. na, hindi pa nila ako nire-release. Pwede mo silang sampahan ng kaso ng arbitrary detention. Nag-guess na niyan ang inquest, preliminary investigation and the different agencies. Opo. Yes, ma'am. It's very easy, diba? Napaka-easy lang. Hindi ko alam anong ginawa nyo sa report nyo. Bakit nyo pinahirapan ng mga sarili nyo? Do you have any questions? No,
Thank you, ma'am. Okay, if not, then I will stop this recording.